I welcome you po to our DA Bar Online Seminar titled Corn Open Pollinated Varieties and the Women Behind Cafe Baga. And I will introduce you to our speaker. He is the project leader of the Gayan Valley Research Center's Corn Crop Improvement and instrumental in the development and registration, release and commercializations of 10 open pollinated varieties, then instrumental in the development of different white corn grains and grits based food products under the brand name Mangi Maxi. Ayan. Then he is also the Gawad Saka Regional Outstanding Agricultural Researcher, current year 2018. He is also the AFMA R&D Paper Award finalist from the 31st DA Bar National Research Symposium. He is also the current member from 2004 up until the present on Corn and Sorghum Technical Working Group of the Department of Agriculture, Bureau of Plant Industry, National Seed Industry Council, and lastly, member of the Corn Germplasm Utilization through Advanced Research and Development, National Technical Working Group of Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research. So let us all welcome, and you may also give him a virtual round of applause, to Mr. Roy Nick Y. Aquino. Good morning, Sir Roy. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Pasensya nyo na po at nagkaroon po ng technical things po kanina. Actually, this is the first time na magkaroon po tayo ng virtual about dun sa dito sa corn open pollinated variety. And at the same time, itong month ng March, in celebration po sa Women's Month, tataon po natin itong ating na-develop na isang food product po na involved process po nitong bagong food product or tinatawag po nilang kape baga po. Okay. By the way, as I introduced kanina, dito po ako, isa po akong corn researcher, corn breeder po dito sa Cagayan Valley Research Center. Dito po kami sa San Felipe, Ilagan, Sabela po. So, if you are interested to visit our station, our center, welcome po kayong lahat. Anytime po. Huwag niyo po gabi. Okay? So, okay, let me start po. Since about corn po itong unang i-discuss ko po, siguro mag-amunumur tayo. Medyo itingnan natin yung history ng corn kung bakit nagkaroon tayo ng mais dito sa... July 6, 2020. Hello po. Mute na okay lang po siguro po ng microphone for our participants po. Thank you. Okay, so actually ang corn during the galleon trade na sinasabi, siguro yung time ni nung panahon ni Columbus, di ba, nag-explore po siya, nag-ikot-ikot siya sa buong mundo. So ang center po ng origin ng mais, according to the studies po, is galing po sa Mexican highland po. And archaeological records suggest that yung domestication po, it began 6,000 years ago. So matagal-tagal na po yan. And nag-spread po siya around the world sa European countries noong 15th century. And then siguro nung time na yon nag-ikot-ikot na rin nag-ikot-ikot nung time ng Spanish po during the time ni Columbus, siguro nagdala siya ng mga mabuto ng mais, dinala niya sa iba't ibang countries, ganun na din po sa Asian countries,
Kaya po siguro tayo nagkaroon ng mais sa ating bansa, ano? And according to history, ang pinanggalingan daw po ng mais is ang origin po is yung sa tinatawag nating teosinte. So na-domesticate po ang teosinte, ang actually ang scientific name po is Zea mais palbiglumis. Yan. So again, domesticated 9 years ago in southern Mexico. Intermediate form of land races population adapted across Americas through specific microclimates and human uses. So yung nung una, na-domesticate po ito, and as time goes by, nagkaroon po tayo ng mga land races. Siguro yung time na yon, nagkaroon ng siguro human selection. Hanggat nagkaroon tayo ng ganito yung bagong mga land races na sinasabi. And then siguro through breeding na rin, natuto na rin yung mga tao na mag-breed. Kaya tayo nagkaroon ng modern variety ng mais. Okay? So, ang mais, corn is second most important crop in the Philippines. Ang first important crop natin is yung sa rice, di ba? Yun yung sa pangunahing staple crop po ng Philippines, yung rice. Mga pangalawa po ang mais. So, sabi dito, about 14 million Filipinos prefer white corn as their main staple yellow corn. So, this accounts sa 50% po. Ang gamit po niya is for livestock mixed feeds. So, nakita ko po ito sa Philippine Yellow Corn Industry Roadmap. So, ang gamit po ng mais is for food feeds, planting materials, and other industrial uses. So, actually, hindi naman po tayo nag-export. So, isa sana yun na gamit po ng mais, pero nag-i-import pa nga tayo kung tutuusin. So, sa whole grain, makikita po natin, ang gamit po ng whole grain is for feeds. So, kung pang feeds, ginagamit po ito sa poultry feeds, livestock feeds. So, another use of whole grain maize is for food. So, nandiyan po yung boiled grilled corn. Kung alam niyo yung boiled grilled corn, ito po yung nilalaga or nilalaga ito at the same time yung ginigrill yung anong tawag mo sa Tagalog yung grilled. Okay, so yun po. And then another is yung canned corn. Kung alam niyo yung canned corn, yung let's say yung sa yung ano ba yung canned corn na variety, yung sweet corn, yung baby corn, yan. Nakalagay po yan sa dilata. Yung vegetable corn naman, of course, yun yung sa baby corn. Pecan corn, at the same time, yung chicha corn, yung, kung alam niyo yung cornic na another term for chicha corn is yung sa cornic. Yung po yung isa sa kinakain natin. Actually, yung cornic, ang variety ng mais na ginagamit doon is yung glutinous corn. Okay? So, ito, another is yung popcorn. Ito yung favorite snack po ng mga tao. Kung halimbawa, nanonood sila ng sine, ito lagi yung favorite snack po nila, yung popcorn. And another is yung sa roasted corn, coffee. Okay, yan po yung ating i-discuss mamaya, yung kafe bagga, ano. Actually, yung kafe bagga, yung local term po namin sa dito sa Region 2. Lalo na dun sa mga dialect, yung sa mga iba tribe. And another is yung sa planting materials. Of course, yun yung OPV seeds. Actually, i-discuss ko po itong OPV seeds later on. And yung F1 seeds, ito po yung hybrid seeds na ginagamit po natin, tinatanim po natin. Okay, so another part of the corn grain is yung sa endosperm. Ito naman po yung, let's say, yung ginagamit po sa steamed grits. Ito po yung, tawag ito, yung sinasaing. Kung steamed grits, ibig sabihin yung parang kanin po na sinasaing din ito.
Doon sa kumakain po ng mais, ganito po yung klase ng pagluto nila, steam or yung parang sa kanin po ng palay. Okay? And then yung porridge, yan, ginagamit yan sa mais din for food, pastries, beverages, chips, kung meron kayo natin na kinakain na corn chips, yan. So pwede din siya sa noodles. And again, doon sa industrial uses naman po is ginagamit po ang part nitong mais for bioethanol. Another substitute po ng fuel. And then soon sa food containers, yan po. So yung germ naman po niya, ginagamit po ito for yung sa vitamin carriers, cooking oil, kung nakikita niyo sa mga grocery store, meron tayong nabibiling cooking oil, corn oil, nasasabi, sa margarine, mga shortenings, nagamit po sa pagtimpla po ng mga pagkain ito, sa mayonnaise, yan po. And then sa industrial naman po, yung mga soluble oils, mga insecticides, ginagamit din po ito, linoleum, rust preventives, tanning agents, and yung sa textiles. Sa stover naman po, ito yung buong mais. Nandun yung bunga, nandun yung leaves, yung stem. Ayan po. So, ginagamit po ito, yung pineferment po ito, yung using yung term nila na silage, for silage. Ang silage kasi, isa na yun sa isang very popular na ginagamit na mais dito sa amin, sa region 2. Yun po yung pinapakain sa mga baka, ganun po. So meron po tayong machine na nag-harvest yan. Icha-chop niya po yung mga parts ng mais. Then, yun po, pineferment nila. Then yun po yung ipapakain po sa mga livestock po, sa baka. And at the same time, yung dried silage. So, yan po. Actually, itong sa silage, usually, ang age ng mais dito is nasa, let's say, 70 to 80 days after planting. Ganun po yung age ng mais. So, wala po silang sinasayang yan. Pati bunga po, talagang sinachak po using yung machine. Okay. So, sa industrial uses po is ginagamit din ito sa na maging organic fertilizer, polishing materials, liquid speed recovery, dust absorbent, panicle board, cosmetic powders. Ayan po. Doon naman po sa husk o yung balat ng mismong bunga ng mais, still ginagamit din po ito for silage. Kasi after threshing o shelling, sinasabi, pwede po itong pakain din sa ating mga animals, livestock animals. And yung husk po niya, yung balat, is nagagamit din po ito sa handicrafts. So may nakikita kayong mga binibenta na out of corn husk, ito rin po yung isang gamit po niya. And then yung sa cob naman, still ginagamit din po siya sa as a fresh silage and dried silage. And the same sa handicrafts. So yan po. So sabi dito, some 600,000 farm households depend on corn as major source of livelihood. In addition to transport services, traders, processors, and agricultural input suppliers who directly benefit from corn production, processing, marketing, and distribution. So, aside dun sa mga pakinabang natin dun sa ating hinarvest na mais, marami po itong nakikreate na jobs kung tutusin. So, nandiyan po yung sa pag-transport, siyempre, pag-transport yung product po sa Manila, sa mga feed mills, yan. Nakikinabag po sila dun sa mais po. Okay. So, nandito na po. Tingnan po natin yung ating national corn production po sa Pilipinas. So, as you can see in the pie graph, number one pa rin po
when it comes to corn production ang Region 2. Kasi sa totoo lang, nandito po yung sinasabi naming corn capital of the Philippines dito mismo sa aming bayan, dito sa Ilaga ni Isabela. Kasi ang Isabela po ang pinakamaluwang na area ng mais. At the same time, yung production ng mais dito po ang gagaling po sa Cagayan Valley, sa Region 2. Specifically po sa Ilagan City, Isabela po. At pumapangalawa po ang Northern Mindanao, which is meron po siyang 1.4 million metric tons po. And it contributes 18% sa national corn production. At ang pangatlo po is sa ARMM. I think ito na ARMM or yung barn na po ito. So 14% ang kanyang contribution sa national corn production. So still yung nga po, 20% po ang contribution ng Region 2. So mas malawang po ang mais dito sa Region 2 kung putusin. At then the rest po, yung sa Region 12, sa Ilocos, and the rest of the regions po. This is according to PSA po. When it comes to national corn area and yield, of course, since na nasa Region 2 po yung pinaka malaking corn production, tayo po ang number one sa when it comes to area na po. But at sinusunod po ito ng Region 12, Region 10 at saka ARMM. Bali, kung titignan po natin, when it comes to yield po, mataas nga po ang yield ng ang production area ng Region 2, pero when it comes to yield, mas mataas po ang Region 1 and 3. Bakit po? Siguro magtataka kayo, bakit mas maluwang ang Region 2 when it comes to yield per hectare, eh mas mataas po ang Region 1 and 3. Kasi po ang kasanayan po, ang ginagawa po, ang practice po nila dito is yung rice base po yung kanilang corn area po. So corn after rice po yung practice. So usually maliit lang po yung kanilang area for corn po dito, at the same time napapatubigan po nila ito kung medyo kulang po yung ang ulan, pwede nilang patubigan ito kasi nakalagay po sa silong po yung kanilang mga corn area. So manageable po para sa kanila po. So sa isang farmer siguro, baka isang hektarya, ganun lang po yung tinatamblan po nila. So very manageable po sa kanila. Samantalang dito sa Region 2, yan luwang-luwang po ng mais. So actually ang Region 2 po, ang corn areas po natin ay nasa river flood prone areas. Ibig sabihin yung area na yon is nababaha po. Actually, tabi lang po ng ilog. Pag umapaw po ang ilog, talagang nababaha po iyan. Saka meron tayong tinatawag na upland areas. Upland areas na kung saan, yung mga areas na yun is nasa rolling areas kako sana. Pero kung sakaling walang ulan, yun ang problema. Hindi po nila napapatubigan yun. So yun po yung areas po ng mais dito sa Region 2. At meron din po yung broad plains. So yun po. So river flood prone, broad plains, saka hilly areas po yung mga corn areas po natin dito sa Region 2. Kaya po siguro nakakakita, napakalawang kasi pati nga mismo bundok nakakamlan na rin. Although yung nga pinagbabawal na po ng DNR, meron po parang inilabas na parang resolution na depende po sa stock ng area ng bundok, yun na po pwedeng tamnan ng mais. So yun po. And ang effective area utilization ng bawat variety po,
is according sa dito po natin sa Philippine Yellow Corn Industry Roadmap, ang mas maraming percentage po ng ginagamit po is yung sa GM crops. GM o yung BT corn na sinasabi, yung mga genetically modified hybrid corn. Actually, majority po ng mais dito sa Pilipinas, talaga yan po yung ginagamit. Pumapangalawa lang po yung conventional hybrid. Although dito sa amin, sa region to, mukhang bibihira na po yung tatanim ng conventional hybrid. Majority po talaga is mga GM corn po. And 5% lang po yung sa OPV. Ayan po yung mga improved open pollinated varieties na dinevelop ng mga iba-ibang breeding solutions din. And 4.4% lang po yung sa green corn and 0.5% mga native corn varieties po natin. Okay. So, papunta po tayo dito sa topic natin about sa open pollinated varieties. So, sabi dito, actually dalawa pong klase ng ano natin mais natin dito sa Pilipinas, yung open pollinated varieties saka yung hybrid. So, mangilan-ilan lang po kasi ang breeding institutions na nagde-develop po ng open pollinated varieties. So, ipapakita ko pamaya yung list ng mga varieties, approved varieties ng mga open pollinated varieties na dinevelop po ng breeding institutions dito sa Pilipinas. Bali, mga selected lang po, mangilan-ilan lang po yung mga private companies na nagde-develop ng din po nito. Pero kung private, majority po is hybrid po ang kanilang nade-develop ng mga varieties. So, sabi dito, since open pollinated, actually open pollinated, ibig sabihin, tinanim lang siya sa open area. Walang, at this, importante, ang open pollinated kasi, para maging true to types siya o yung sabi nating pure, maging pure, huwag lang ninyo ihalo sa ibang variety. Kasi ang nature po ng open pollinated varieties or in mais in generally is highly cross-pollinated po ang mais. So, kung ayaw mong contaminate yung iyong mais, huwag mo siyang isabay o itanim sa tabi, itabi doon sa ibang varieties ng mais. Yun po. So, open pollination of course by insect, bird, wind, humans, or other natural mechanism. So actually, ang open pollination, kahit lalo kahit anong crop po yan, ang source po ng pollination, yung nagtatransmit po ng pollen is through insect, bird, wings, human. Ang mais daw po is sabi kahit 100 meters, kayang-kaya po pa rin ng pollen ng mais kasi very light lang po yung pollen kasi. So yan. So, sabi dito, because there are no serious restrictions on the flow of pollen between individuals, open pollinated are more genetically diverse. So, yan po. Very, actually, ang open pollinated po is very diverse po. Nandyan po yung iba-ibang traits na makikita mo sa isang open pollinated varieties. So, i-detalyo ko po yan mamaya. And then, ang greater amount of variation within plant population which allows plants to slowly adapt a local growing condition and climate year to year as long as pollen is not shared between varieties within the same species. So, na-mention po ito kanina. And seed produce will remain true to type after year. Year after year. Yan. So, magiging true to type lang siya basta hindi po siya mag-contaminate ng ibang variety. Okay? So, sabi dito, OPVs are broad population of many related plants. So, sa isang population, magkakamag-anak po yan. Kung tinanim mo ang isang OPV, magkakamag-anak po yan. So, ibig sabihin, yung magpipinsan, parang tao din magpipinsan, siguro may uncle siya, may auntie, mga ganun po. So nagkakaroon ng sa isang population, bari isang family yan na closely related po silang lahat.
And then pollination of the plants in seed field is not controlled. So pollination, ibig sabihin, open po siya, hindi mo pwedeng i-control yung pollination, not unless kung nag-maintain ka ng breeder seeds na sinasabi. Nag-maintain mo yung variety mo para nasang ganun magiging genetically pure siya. And OPB can be taught as extended family with members having similar related characteristics. So yan po. Yet, there will be some extreme within the family. So parang tao din yan na merong magkakaiba ang ugali pero merong may distinct characteristics na pare-pares po sila. So sabi dito, pero meron yung mga extreme na makikita ka rin doon sa family na yon na kung saan yun po yung pagkakaiba ng bawat individual doon sa plant population ng isang OPB. So, crop of OPB will not be highly uniform like hybrid. So, makikita nyo sa isang OPB kasi, hindi guys hybrid na pag tinanim mo yan, yung F1 hybrid niya is pare-parehas yan. Pati height, yung kulay ng kanyang flower, yung kulay ng mismong stem niya, leaves, yung orientation ng leaves, yan, pare-parehas po ang kanyang height. Samantalang OPB, up and down yan. So, may illustration tayo mamaya tukol dyan. So, yun nga, they vary in plant height, color of silk, and cubs will not be able to have the same size and shape, while plants will also mature at different times. Yan po yung distinction ng ating open pollinated varieties. So, ang OPB, farmers who have grown maize and retained the seeds from year to year are growing OPBs of their own selection. Sa, actually, sa OPB kasi, ang kagandahan po kasi ng OPB, pwede mo siyang itanim ng kahit ilang beses. Hindi guys, hybrid, pag tinanim mo yan, hindi mo na pwedeng itanim ulit yung magiging harvest mo dun sa F1 na yun. Yung F2 niya, hindi mo na pwedeng itanim. Pwede mo siyang itanim, pero you will not expect na yung yield mo doon sa unang tinanim mo na F1 is ganun din yung magiging yield mo. Hindi po, bababa na po yan yung kanyang yield. Saka you will expect parang OPB na rin po yan na up and down po yung kanyang height. So sabi dito, there are sometimes called land races that they may be well adapted to the farmer's environment. So karamihan po mga land races natin, yung mga native varieties po natin, for how many years na paulit-ulit po na tinatanim ng mga farmers yan, na sila na rin po yung nagsiselect ng kanilang VE, ay well adapted po mismo dun sa environment o dun sa locality ng kung saan tinanim yung OPB na yan. So yung mga land races, I should say. So ang base pa nga po sa aming interview sa mga farmers, meron po kasi tayong project na funded din po ng BARD through ano din sa ang proponent po is sa UPLB, yung sa SeaGuard project. So yun po, nangongolekta po kami ng mga traditional varieties. Nasabi po based sa interview namin, ang variety po na kaya bakit po hanggang ngayon is yun pa rin po yung tinatanim nila. Kasi po yung eating quality at the same time yung storability niya mas matagal compared sa ibang varieties. So yun po yung kanilang rason. At the same time, bata pa po daw sila, yun na rin yung natutunan nilang variety na tinatanim over time. So yun po. And sabi, improved OPBs are available on the market. So may in-offer din po kami sa kanila pag nung nangokolekta kami ng mga native varieties po nila, we try to promote din po yung mga improved OPBs po natin. Sabi po namin, actually yung OPB namin na yan, galing din po sa mga collections po namin ng mga native varieties ka namin sa kanila. So when it comes to yield, mas na-improve po siya kaysa yung sa native varieties. Pero hindi po namin sila ni-discourage na they will still maintain yung kanilang traditional varieties kasi
part na po ng kanilang life niyan na ever since yun po yung tinatanim. Pero ang purpose lang po ng project namin sa Sigal is at least ma-save man lang yung kanilang mga native varieties. Actually, minimaintain po namin yun, tinatanim namin, minimaintain. Then yung harvest po is in-store po namin sa aming PGR o Plant Genetic Resource Center. At the same time, may duplicate din po kaming sinasubmit po sa NPGRA, yung National Plant Genetic Sources sa UPLD po. So, OPVs are also developed to be drought tolerant, disease resistant, and well adapted to the areas for which they are recommended. So yun po, actually sa development po ng mga open pollinator din po, isa po ito sa mga tinoconsider namin breeding goals namin to mag-develop kami ng mga varieties na let's say to address yung tinatawag natin pabago-bagong klima. Usually dito kasi sa region to, malinit po na dadalaw po kami ng drought dito sa region to. So isa yun po sa aming tinitingnan na makapag-develop kami ng mga drought-resistant varieties. At the same time, dito mismo sa aming area, sa doon namin mismo in-screen yung mga different varieties na gusto namin i-develop. Okay? So, ayan po. Ano po ang advantage ng pagtanim po ng OPVs? So the cost of seeds of OPVs is not high as that of the hybrid seeds. More money can then be used by buying fertilizers and pesticides. So ayan po. Actually, mas mahal po ang hybrid i-compare mo doon sa OPV. And at the same time, so, siyempre yung pagbili mo ng hybrid, siyempre ang hybrid nyo is usually pag good for half hectare is nasa 5,000 pesos yata yun. Nasa 5,000 pesos. Samantalang ang OPVs sa isang hektarya, yung one bag is nasa 20 kilos po yun. So 1,000 plus lang yun. So napaka layo ng diferensya. So pwede mo pambili later on pa ng other inputs like fertilizer saka pesticide. So yun po yung isang advantage po ng mas mura po yung OPV compared sa hybrid. And then at the same time, OPVs represent the economic option when hybrid seeds and fertilizer prices are high relative to the price of grain. So yan po. Pagka makita natin medyo mahal lang mga inputs, let's say sa seeds, mga hybrid seeds, mga fertilizer, actually mahal lang fertilizer ng last year eh. So yun po, may option po yung ating mga farmers na pwedeng bumili ng OPVs. Okay, so at the same time, ang OPV seeds kasi pwede mo siyang i-recycle, ang banggit ko kanina, and then with minimal loss in yield. Okay. So unlike hybrid seeds, which suffers as much as 30% loss in yield. So yun, pagkatanim mo daw yung hybrid seeds, yung second generation niya, yung F2 niya, 30% po yung reduction ng kanyang yield pagka yun yung ginamit mo. Samantalang ang OPVs, basta importante, alam mo lang yung gagawin mo, magkakaroon ka pa rin ng seed selection doon mismo sa field para nung sa ganun, may sarili kang mismo planting materials for the next season. So farmers who cannot readily obtain seeds can therefore maintain their own seeds by using OPV. So yun, yung as I mentioned a while ago, pwede mong i-recycle yung OPV. Then at least hindi mo na po problemahin yung source ng planting materials mo for the next season. So sabi dito, located in low potential environment cannot afford extra input to justify the cost of hybrids. OPVs are good alternative. Okay. So, iwanag po yan.
And OPVs are more variable in flowering days and peak drought stress is more severe during flowering. This variation can at times offer more stable yields than do more uniformly flowering hybrids. It's because some plants might be better able to survive adverse condition. So yan po yung advantage po ng OPV, very diverse po yung kanyang characteristics compared mo sa hybrid, very limited po, very narrow po yung kanyang resistance doon sa mga when it comes to mga stresses like drought. Yan po ang magiging advantage po ng OPV. Sabi dito, karamihan po doon sa mga magsusurvive doon sa OPVs mismo is mataas po ang percentage po ng kanyang survival when compared doon po sa hybrid. Okay? Another is farmers who live far from retail shops can recycle seeds from certified OPVs for a maximum of 3 years. So sabi dito 3 years. Maximum of 3 years, pwede mong paulit-ulit na gamitin yung OPV. And then, without significant yield loss, if they are careful to avoid contamination of pollen from neighboring fields. Basta, as importante, wala siyang kasabay na ibang varieties para ma-avoid mo yung contamination o para hindi ma-cross-pollinate from other varieties. Yan, makita nyo dyan sa mga pictures, yan yung pinili po ng mga farmers mismo sa field. Yan, bago nila tinetres. Bago nila i-shell o i-treasure yan, mismo si farmer namimili muna ng kanyang planting materials, yung mga bunga niya. Siyempre, yung pag-select po nila is depende po dun sa gusto nilang appearance ng mais. Siyempre, pipili nila yung malalaking cubs o yung ears, malalaking bunga. Depende kung titingnan din nila yung, kung halimbawa, magiging pure yung bunga niya. Baka mamaya maraming halong ibang variety. Alangan, yun yung pipili nila. Siyempre, titingnan nila yung mismong appearance o dapat depende dun sa varietal description ng kanilang tinanim na variety na okay ang OPV. So ang disadvantage naman po ng pagtanim ng OPV, sabi natin puro advantage po yung binabanggit po natin kanina, no? So meron din po disadvantage ang OPV. So sabi dito, the yield potential of OPV is typically 10 to 25% lower than that of the hybrid. So still, hindi pa rin natin pwedeng i-compete o compare ang OPV sa hybrid kasi talaga ang hybrid kasi talaga mas mataas pa rin yung kanyang yield. Sabi dito, nasa 10 to 25% ang baba ng yield ng OPVs compared sa hybrid seeds. Although this depends on the management and production environment of the farm. So depende rin na rin po. Actually, meron ding mga OPVs, OPV varieties na halos comparable din po sa yield ng hybrid. And if the farmer is situated in an area with high potential and has access to fertilizer and pesticide, then growing OPVs will reduce his profit margins. This is because his potential yield will not be as high as when growing hybrid. Okay. Another is OPVs may not be uniform majority, and characteristics leading to less aesthetically pleasing harvest. This could be the potential impact of the price of the grain if it is sold. So yun po, sabi po natin kanina na ang OPV talaga, hindi mo pwedeng masabi na yung kanilang appearance is magiging pare-parehas, hindi kayo dun sa hybrid. So makikita mo hindi uniform ang color, maturity, yung sabi ko na yung pati yung height mismo hindi yan pare-parehas. Yan po yung at the same time pag nag-mature yan, hindi rin yan pare-parehas na nagmamature, so kailangan antayin niya yung antayin mo yung ibang nandoon sa mismong field.
kailangan tayo muna pare-pare sila mag-mature para minsan mo siyang i-harvest. So this lack of uniformity may lead to difficulties in carrying out the certain operations such as harvesting, especially when using combined harvester. So yan po yung isang disadvantage naman po. Sabi po niya, hindi po pare-pares ang maturity, so kailangan antayin mo talaga na pareho, alas majority na po para sa ganun. Pagka mechanized harvester yung gagamitin mo, hindi gaya po sa hybrid na talaga pag nag-mature yan, pare-pares po yan maturity days po ng kanyang pag-harvest. So, siguro ito yung isang brief explanation doon sa difference between OPV corn and hybrid corn. So, yung OPV produce seed through to type if they are allowed to cross-pollinate only with other plants of the same variety. So, yun nga OPV. May tendency yan na nagpo-cross sila ng pare-parehas within the population. And then, pagka hinarvest mo yung open pollinated varieties, nakikita nyo dito sa diagram, pag tinanim mo yung seeds niyan, you will expect na ganito yung magiging height niya, up and down. So, kasi yung source ng male parent nito na nag-cross dito sa OPV na ito is galing dun sa isang population din na siyempre, yung nga sabi natin, very diverse po. Expected na iba-iba yung nagiging parents o source ng pollen nito. So, expected na pag tinanim mo ito, hindi pare-parehas. So, makita mo yan, yung ultimo yung height niya, may mataas, may matangkal, may panda. Tapos yung height ng kanyang bunga, hindi pare-parehas. So, yan yung in-expect mo sa OPV. Matala pag hybrid, ito yung produce between two different inbred lines. Ibig sabihin yung inbred lines, yung itong dalawang inbred na ito is they are, hindi sila related. Ito kasi, magkakapamilya ito, kaya ganito yung naging itsura ng mais, ng kanyang progeny. Samantalang itong dalawang inbred na hindi sila kamag-anak, nung krenos mo doon sa isang inbred, yung inbred A, ang source ng pollen nito is yung inbred B, isang klase ng inbred ng mais. Pagka pinollinate mo dyan, so at least iisang klase lang na inbred o na parents ang pinanggalingan ng pollen na hindi sila magkamag-anak. And then pagka hinarvest mo yan, galing dito sa inbred A, kinarvest mo yung kanyang bunga, yun yung magiging F1 seeds, yung sinasabi nila, yung binibenta na mismo dyan sa market, F1 seeds. So ito po yung sinasabi nating single cross hybrid. Single cross, ibig sabihin kasi, yun yung term natin pagka isang inbred, saka dalawang inbred ang pinag-asawa mo na hindi sila related. Okay? Galing sa dalawang inbred. So yan po, pagka tinay mo yan, itong F1 seeds niya, di gaya dito sa OBBs, pare-parehas po yung tindig ng kanilang itsura ng kanilang mais later on. Another is ito, pagka-hybrid seeds, yun nga, sabi ko kanina, very uniform po ang kanyang growth. As compared sa OBB, hindi po uniform, may mataas, may baba, yan po yung maging itsura nun. So sa seed production naman po ng OPV, there are three stages of production of seeds. So we have yung first stage, yung breeder seeds. Actually dito sa CBRC, since kami po isa sa mga breeding institution na nag-develop ng mga OPVs, kami mismo yung pinanggagalingan po ng breeder seeds. So ang maintenance po niyan, actually, we do manual pollination.
Yan po, manual pollination. So ibig sabihin kasi dun sa aming field, siyempre hindi na may iwasan na magkakatabi yung mga different varieties namin dyan. So para maiwasan po yung contamination o cross-pollination, mano-mano po kaming nag-pollinate para ma-maintain po namin yung purity ng isang variety. So mostly, marami po kaming minimaintain ng mga breeder seeds dito ng mga iba-ibang varieties. Yung po yung mga NSEEC approved varieties na rin na pumasa na po sa NSEEC, at the same time yung mga iba-ibang promising varieties namin na pwedeng magiging variety later on for multi-location testing. So since yung nga po manual pollination o manual maintenance po ang aming ginagamit dito, ang ginagawa para nung sa ganun to avoid contamination. And then from breeder seeds, pinapasa po namin sa seed production po ito. So may isang section po kami dito sa aming center station na kung saan sila po yung mag-produce po ng foundation seeds. Actually, yung foundation seeds galing po yan sa breeder seeds. So pag tinanim mo yung breeder seeds, ang magiging progeny nun o magiging output nun is magiging foundation seeds po yun. So yun po, so may isang, sabi ko kanina, may isang section po kami dito sa CBRC na kung saan sila mismo yung in charge ng mag-produce ng foundation seeds. Hanggang foundation seed, registered seeds. So hanggang doon yung seed class na aming pinaproduce. So yung foundation seeds, actually, yun yung mga binibigay po namin sa mga seed growers po namin. So yun po. Then from seed grower, pag tinanim nila yung foundation seeds, maging registered seeds yun, yun yung pwede nilang ibenta later on sa mga farmers din po, mga clients po nila. So yun po. At the same time, yung sa third stage, yung seed multiplication is called yung sa from registered, magiging ano na yan, certified seeds. So yun na po yung sa seed companies, mga contract farmers to produce certified seeds. So yun yung mga seed growers po natin. And farmers need to register with the government. So dapat yung mga nagpo-produce ng mga seed growers, dapat accredited din po nila yan. So, let's say dito sa, ang regulatory po natin is yung sa BBI. So dapat mag-train po sila ng sa about sa seed production, ng seed production, the same time mag-accredit po sila sa Bureau of Plant Industry through sa National Seed Quality Control Services. So yan po. So kailangan pagka si grower ka, pati na rin po na sa amin, we should ensure yung, we should comply with the standards set by the Europe's plant industry. Sa ganun, papasa po ang aming, papasa po sa seed laboratory test yung aming mga seeds na sinasubmit na mga samples. And then pag pumasa po, usually, binibigyan po kami ng NSQCS ng label. Depende po kung anong source ng ano, nung let's say pagka breeder, from breeder naging foundation siya po. So ang ibibigay po nila is yung sa tag ng foundation seeds. Then pag tinanim yung foundation, pag pumasa, bibigyan ka ng registered seeds na registered na label. Kulay green yata yun. Ang breeder seeds pala, ang kulay ng breeder seeds is puti. Yung foundation is yung kulay red na label, yung registered is green, and then yung sa certified is I think blue po yun. Blue yung kulay ng label po niya. Yung po is pagka yun po si nagsi-seed sample po yung mga seed inspector, and sila mis actually ang seed is role ng seed inspector from planting to harvesting, in-inspect po nila yan para at least sa sinisiguro nila na pinapalo po na nila namin yung ano seed standard na sinet po nila. So yan po.
Hindi po basta-basta kami na lang po yung nag-produce, then siya nag-dip namin, hindi po. Talagang binabantayan po ng staff ng NSQC po. CS po yung aming seed production po. So dito naman, may mga ilang tips po tayo na kung gusto nating mag-maintain ng ating planting materials sa mga OPBs. Halimbawa, galing dito sa amin yung planting materials niyo, tinanim ninyo, kung gusto niyo mag-maintain ng seeds po ninyo for the next, ano, ang gagawin lang po ninyo is mag-select po kayo ng 200 kung pwede pa, kahit 500 years. The more na the more years, number of years na mapipili niyo, the more na mas makita niyo yung kanyang varietal purity. Oh, mas maganda yung mas diverse po yung kanyang selection pagka mas marami po kayong mapipiling mga years within the area. Halimbawa sa isang hektarya, kung pwede doon kayo sa gitna po mag-select. Okay? And then select big and uniform ears, select plant according to varietal description and free from pests and diseases. So after husking, get ears with the same distinct color, shell and bulk seeds from 200 ears. So ibig sabihin, inimix po ninyo yung na-select po ninyo yung seeds. So dito po sa CBRC, actually, isa po kami sa mga nag-breed po ng open pollinated varieties. Actually, nag-start po kami noong 1980s, early 80s. Ang ating goal noon is to breeding began for yield, better yield. So gusto namin mapataas ang yield. And then nung year na 2000 up to 2010, nag-elevate po kami, nag-breed po kami ng mga early maturing, mga good eating quality ng mga mais. Since ang mga puting mais din is ginagamit po ito for food. And 2011, diyan, nag-focus po kami doon sa mga climate resilient to address yung climate change. And of course, sa health and nutrition. And then yan po. So yan po yung flow po ng varietal development po namin up to promotion. So, germplasm collection, population improvement, variety formation, yield evaluation, so seed production, and sa breeder seed production, yun po. And then we, yung mga na-develop namin mga varieties, we will submit it for national testing sa NCT, then we do variety promotion, mga techno demo, commercialization. And we do this formal seed system and yung nga, mga training mga seed growers. So sabi dito, breeding depends on prevailing market preference. Yan po yung magiging breeding objective natin. So existing environment issue, kung halimbawa, we want to develop a drought resistant varieties or water lagging. And kung ano po yung kailangan ng mga farmers, kung varieties with wide genetic base. So ito po yung mga list ng NSEEC registered varieties po natin. Actually, hindi lang po ako nag-focus sa mga OPDs po namin na nag-develop kasi so yan po yung mga highlighted po is yan po yung mga varieties po na nag-develop namin since 2004. And then dun sa mga ibang varieties din na develop ng mga iba-ibang seed companies, let's say yung mga bioseed, meron din po silang OPDs na develop noong 2010. Yan po, sa USM, sa IPB, meron din po silang OPB developed varieties. Mga NSEEC approved varieties na po ito, ano? Napapasadaan ko na lang po. Yan. Sa USM din po, meron din silang OPB varieties. Yan. So, sa IPB, and then yung mga private companies, sa Far East, meron din. Sa MMSU, sa Mariano Marcos State University, meron po silang varieties din na develop ng mga OPBs. And so forth and so on sa IPB din po. So, yun po. So, ito po yung price po namin na sinet po ng BPI. So, may pinapalo po kami yung mga prices. Yan po.
So per kilo po ito ano 102 per kilo ng white cling, glutinous 125, yellow 70. So depende po sa seed class. So I think yun po muna ang aking discussion about sa OPBs. Before tayo mag-proceed sa Cafe Bagga, pwede po tayong mag-ano ng Q&A question or mamaya na po? Mamaya na lang po, sir. Okay, sige po. Thank you po. So, in connection po dun sa ating isang topic mamaya about dun sa Cafe Bagga, tinatawag po natin ito sa Women's Month celebration, since this is a venue for to highlight women's achievements and discussion continuing and emerging women empowerment and gender issues, gender equality issues and concerns and challenges, commitments. Yeah. So sinaselebrate po natin ang National Women's Month from March 1 to 31. So yan po, Women Behind Cafe, yan po yung ating isang discuss po. Actually, napakalaking role po ng women dito sa pag-process po nitong Cafe Bagga. So I will be showing later on yung video tungkol dito sa Cafe Bagga. So meron po tayong ano isang organization po sa na pinap na kung saan sila po yung nag-adapt po dito sa ating food product na develop po dito sa CBRC through the project funded by the EBAR. Ito po yung title ng project, yung Enhancement of Developed Food Products from CBRC Open Pollinated White and Pigmented Corn in Region 2. So actually, itong Cafe Bagga po, isa lang po ito sa mga na-develop naming product. Meron din po tayong pansit. Yung pansit, ibig sabihin yung mga noodles, corn noodles po ito. Meron po tayong kraknik. Yung kraknik, parang cornik version din po ito na kung saan ang pagkaiba lang po dun sa cornik na nabibenta is ito po yung crack po ito. Na crack. So then, pinasas din po as parang cornik po. So ang trademark po namin, napa-IPO po namin ito under the trademark of Mangi Maxi. Okay, so yan po yung IPO registration niya po. And then, nung naka-develop po kami ng mga products, nagtawag po kami ng mga organizations, mga FCA na pwedeng mag-adapt po ng mga products na ito. So, trainingin po namin sila. Isa na rin po dyan yung sa SM Glow na nag-participate po rin po noon sa training na nakandak po noong 2017. So, hindi mo tagal na po ito. So, yan po. Actually, ito po yung procedure ng paggawa ng Cafe Bagga. Actually, ito yung isang traditional drinks. Itong Cafe Bagga po, matagal na po itong isang practice po ng mga sinaunang mga tradition po na ginagawa. Actually, yung father ko po, dumaki din po sa pagtatanim po ng mais. So, ito po yung kanilang pinaka-kape kung saan niroros po nila yung corn grits. So, actually, may video po tayo dito mamaya. So, traditional breakfast drink from Cagayan Valley region, particularly in the northern parts of Isabela and Cagayan province. It is made from pan-roasted purple and glutinous corn, which is rich in protein and low glycemic index. Yeah. So, may video po tayo dito. Pwede ko pong ipapayusan nyo. Cafe Bagga, corn cup serving, is the traditional breakfast drink from Cagayan Valley region, particularly in the Isabela and Cagayan provinces. It is made from pan-roasted purple and glutinous corn, which is rich in protein and low in glycemic index. Po si Lourdes Ravela, member po ng Smashball sa SM Glow po na gumagawa ng white corn coffee ng Cafe Bagga po. Gawa po sa puti na mais.
And yun po yung tinuro po ng buwan ng CBRC Laga. And nagpapasalamat po ako. Dahil sa tinuro nila, isa sa pagpupuhanan po ng pang-araw-araw. Yung kape-baga po namin, kung sa anak ko, nakakarating sa Cavite, Batangas, sa Manila, kung saan-saan po. Yung kuwan, yung gawa ng kape-baga, parang po, gusto namin. Kaso, alam niyo naman, gusto po namin magpatulong ulit kung kuwan po. Kinakailangan po yung mga party gift po. Kasi medyo huwag pa yung partner din natin. Bulang pa po yung para hindi kami mahirapan. Hirap pa rin kami po sa kwan eh. Sa pag-wala kami. Sa wala po. Magandang araw sa Kasi and Sagatan lang. Manager of the CBRC Multipurpose Cooperative. Ako po ay 24 years ng empleyado dito sa Kami po talaga iba ay meron iba't ibang business lines gaya po ng lending, consumer, canteen and catering services, wandering dealing, trading, at marami pang ibang na kanilang mga negosyo na lahat ng anong kooperatiba. At isang pinakapatok ng negosyo ng aming kooperatiba ay ang e-dental test kung saan itong kape-bagga ang isang ginagamit natin ng kape. Instead of using commercial coffee o yung mga 3-in-1, 5-in-1, ito po yung ginagamit natin. So, ito po yung kape-bagga na to ay manufactured by or innovated by CBRC. Later kami ng technology na kapibagga, yung isang po namin na sinerbi po sa catering, tapos sinubukan din namin nagbenta sa Need Food House and sa center na siya na din ang aming focus. So nakita namin yung potential niya o yung kagustuhan ng mga nakatikin sa aming catering at ginagawa din nila sa salubong pag-uwi nila. So, yun po. Aside from serving kape-bagga, na rin mo kami at one of the things. So, yung pagiging teacher namin na so, please start Step 1, select, read, and clean the farm bits. Make sure to remove small stones and other farm materials that may be present from your bits. Next is to roast 1 kilogram of corn grits over low to medium heat for at least 30 minutes. Stir the grits. Sir, parang nawala po yung audio ng video. Or wala na po ba siyang audio talaga? May audio naman po dito kanina, ma'am. Sige. To end my presentation, meron po tayong isang quote coming from the former First Lady of the United States. Sabi dito, don't be afraid to and be focused, be determined, be hopeful, and be empowered. Yan po yung para sa ating mga kababaihan. Maraming salamat po. Yan po. Kung gusto niyo pong mag-avail po ng mga products, ito po yung aming address. This is si Bercy, San Felipe, Ilanang City. Yan po yung contact number po ninyo. So, yun na po. Maraming salamat po.
Okay po. Maraming salamat po, Sir Roy, for that extensive discussion on OPV and also introducing Cafe Bagga sa ating mga viewers po and participants here in WebEx. So, sir, may I proceed po with the question and answer po, if that's okay? Yes po, yes po. Okay po. So, I have prepared naman po 3 sets of questions naman po. No, so for our Facebook Live viewers and sa ating mga participants sa Cisco WebEx, you may actually put your comments po or type it down sa ating comment section and sa chat box po. Thank you. Ayan. So sir, since we are celebrating the National Women's Month, no, ngayong Marso, ngayong buwan na to, as the project leader po, how did you find yourself selecting no women's group or association dito sa inyong project? Okay, ulit po. How did you How did you find yourself po no selecting a women's group for your project po? Ano po yung naging basis niyo? Bakit sa pinili niyo? Apo. Actually, since alam na po natin ang nature talaga ng mga babae is very ano, very patient po sila. At the same time, mas ano sila, mas eksperto po sila. Hindi naman sa minamahit natin po yung mga kalapian, pero since ito po yung mga since traditional product po itong ating na-develop, actually ito yung itong Cafe Bagga po is very traditional, ibig sabihin matagal na rin pong itong ginagamit ng ating mga traditional farmers, pero nawala lang po siya nung siyempre nung nag-introduce na po itong mga 3-in-1, mga iba-ibang klase ng kape. So, nung introduce natin po, pinili po natin yung mga sa let's say sa SM Glow, yung Santa Maria Green Ladies Association, sila po yung gusto nating mag-adapt nito kasi since sila po yung at the same time nagpo-produce po ng kanilang raw materials lalo na sa maize white corn. Kasi yung area po nila sa Santa Maria is white corn eating municipalities po yun. So, kaya po sila po yung ating pinili and nung naghanap po kami ng kung sino yung naging takers, sila po agad yung nag-signify po ng interest na mag-join nung nag-conduct po kami ng training. So, yun po yung isang rason kung bakit sila po yung napili namin. Very evident yes, din naman po no, na yes, nakikita natin yung significant role talaga ng mga kababaihan sa agricultural sector. So, thank you po no for giving them the opportunity to be part yes, of your project, sir. Ayan. So, may nagtatanong lang po no dito sa ating chat box. Ayan, from Agritech Steph Agapay from OPAPLGU Nueva Ecija. So, DTI registered na po ba ang mga products na binibenta nyo? And HACCP certified na rin po ba ang mga ito for consumer safety? Actually po, doon sa pag-register po ng aming ano, nung pina-trademark po namin itong aming ano, mga products na develop from the trademark Mangi Maxi, dumaan po ito sa DTI and at the same time napa-IPO po namin ito. So nakita niyo po yung pinreset ko kanina. Pero doon sa HACCP certification, hindi pa po kami dumaan po sa ganung ano, certification po. So yun lang po, IPO through DTI po siya dumaan muna. So, ganun po. Thank you po.
Pero depende po sa ano later on, kung sino yung mag-a-adapt po na mga actually na in-adapt na po ng aming cooperative din po ito sa yung last na nagsalita po kanina. Depende na po sa kanila kung gusto na later on ipa certify po sa HACCP po. Doon po siguro natin later on ipuporsige yung ganong certification po. Okay po. Thank you, sir. So I hope that answered po your question, sir or ma'am Steph, if I'm not mistaken po. Thank you. Ayan. So, sir, for my next question naman po, kasi you've mentioned po na makikita yung mga products or nabibenta na siya sa CDRC. Tama po? Hello po, sir. Hello po, sir. Sir Roy. You're cutting out po. Hello po, Sir Roy. Ayan. Hello po, sir. Wala po audio ata, sir. Ah, hello po. May tanong po ulit, ma'am. Apo, mayroon po ulit question po. Yes, sir. Pag-iulit po. Sir, you've mentioned po kasi kanina dun sa presentation nyo na yung products po ng yung cafe baga, it can be purchased in CVRC. Yes po. Diba po? So, it's located in Region 2, basically. Yung sa video naman po, yung farmer partner po natin, she mentioned naman na namamarket na siya in Metro Manila. Is that correct po? Yes po, yes po. Ako. Sir, tanong ko lang, saan kaya no, for the viewers din natin na nasa Metro, saan po kaya nila mabibili? Mayroon ba tayong market na doon na pwede natin puntahan para makapag-purchase po? Actually po, yung bumibili po sa let's say Santa Maria, parang pasalubong ano lang po yung kanila. So yung talagang ang pwesto po talaga muna ng ano, store nila is nasa Santa Maria po lang po muna. Then yung bumibili kasi po pang pasalubong lang po yung kanilang objective kaya nila binili po sa Santa Maria. So pag kami mga order lang po sila sa SM Glow, yung parang pinapadala lang po through courier, ganun po yung proseso po nila. I see. Tapos follow up na lang po, sir, magkano po niyo binibenta ang Cafe Baga? Hindi ba na-mention kanina doon sa last? Wait lang, sabi lang. Bali yung okay, i-message ko na lang po kayo mamaya, ma'am. Kalimutan ko po yung presyo ng per pack po nito. Mura lang po ito, actually less than 100 lang po nasa 250 grams po yung kanyang packing. I-message ko na lang po sa inyo mamaya, hindi ko po memorize. Ay, okay po. Sige po, thank you po, sir. Ayun po, meron po ulit tayong question from Miss Sunshine Singun. Possible po kaya na mag-provide ng free OPP corn seeds ang DA bar o kaya ang CVRC for seed multiplication sa demo farm kahit 1 kilogram lang? Ah, yes po. Basta i-may, mag-send lang po kayong communication po, requesting po sa mga seeds po na gusto po ninyo. So meron po kaming yellow, actually may yellow din po kami, may yellow poppy bean, may white plain, o white corn, then sa glutinous po. So meron po. Alright, ayan po.
So I hope that answers your question po, Miss Sunshine. Thank you very much po. And thank you very much, Sir Roy. As of now, as of 11:21, wala naman na po tayong questions from our Facebook Live viewers. And wala na rin po at ang hahabol sa ating WebEx, no? Dito sa ating WebEx platform. Ayan. So with this, sir, Department of Agriculture would like certificate of appreciation. Ay, dun sa mga nagtatanong ng presyo po, 75 pesos po pala yung per pack. Okay po. Sige, thank you po, sir. Kaya yung business ng post ng aming kasama po, 75 pesos po yung isang pack. Okay po. Thank you po, sir. Salamat po. We'll take note. Salamat po. Ayan. So, balik po tayo dito. So, the E-bar of certificate of appreciation. Roy Y. Aquino. Pamute na lang po ng mic. Response po natin. Thank you po. Ayan. To Mr. Roy Nick Y. Aquino for sharing his invaluable knowledge and skills during the seminar titled OPV Corn and the Women Behind Cafe Baga, held on 16 March 2023 via Cisco WebEx and DE Bar Facebook page, given the 16th day of March 2023 in Diliman, Quezon City. So this is signed by our Vice Director, Sir Joe Lattes.